pagkatapos na alam na natin yung resulta ng eleksyon, tinext ko si Senator Lisa. Sabi ko kay Senator Lisa, ikaw na yung leader namin. Kaya, please know na nasa likod mo lang kami. Nasa likod mo lang kami, tutulong mo kung kailan mo kami kailangan. Uulitin ko yung mention, Lisa, na you are now the highest elected official sa opposition. And lahat kami masaya na ikaw yung nakitirang humahawak ng ating balbila. Kampante kami na patuloy mo ipakipaglaban yung lahat na pinaniniwalaan natin kung ano yung mabuti at tama sa pamamahala. At dito lang kami, laki, magsusuporta sa iyo. Kami yung mga sundalo mo na ayon sa visa. Kaya asahan mo yung aming kung paano mo sinuportahan yung buong sanggayon na ng Pilipino. Ganun din yung suporta sa asahan mo lahat sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo. Personal lang. Sige, personal. Anyway, sorry to put her on the spot, pero ako, I think si Riza really has to start thinking about 2028. Kasi graduate na siya by 2028. So, whether it's higher position, whether it's vice or president. And I am saying this kasi hindi naman siya LP. Exactly. Pwede, no? So she's the highest now? Highest ba? One of the highest? Yeah, she's parang sa ngayon, kung meron bang mabansagang minority or opposition, isa sa mga namumuno nito. And I think naman nag-uusap sila with Senator Kiko, with Congressman Ed Celagban, saka siyempre kasama niya si Senator Coco Pimentel, no, doon sa minority block. So, I think kung meron man mga iniisip yung mga kasama o yung mga supporters ng nakarang eleksyon, kung sinong pwede by 2028, si Riza Hontiveros yung isang naiisip. Kasi nung last guesting namin sa kanya, yun din po ang napansin namin. Sir, napag-usapan niyo po ba yan nung meeting with the... No, kasi Liberal Party lang yung ano. But siyempre, we were talking about coalition Or possible, we were talking about coalition. So nabanggit naman na we have a current coalition with Senator Riza and Anakbayan. So walang problema kung sakaling sa tingin ko, kung sakaling biglang siyang mapili, then sa tingin ko wala namang problema 'yan sa LP. But yun nga, ang sa akin mas maganda rin explore talking with Manny Pacquiao. For instance, si Senator Manny naman saka si Attorney Lenny Robredo, si former VP. They are good friends. Magandang sila, yo. Sabi naman ni Ma'am Lenny, kung hindi siya yung tumakbo, si Manny yung kanyang iboboto.